Mga kabayan ng US military ay magsasanay kung paano nila palubugin ang malalaking barko ng China tulad ng amphibious assault ship or aircraft carrier. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang US military ay nakaschedule para palubugin ang decommissioned warship na ex-USS Tarawa during the Rim of the Pacific or RIMPAC Exercise 2024 na malapit sa Hawaii, kung saan magsisimula ang exercise sa June 27 hanggang August 2 ng taong ito. Kahit ang Chinese state-owned media na Global Times ay naglabas ng pahayag na ang 40,000 tons na target ship na palulubugin ay nagpapakita na kaya ng US wasakin at palubugin ang Chinese assault ship at aircraft carrier nila. Para magkaroon kayo ng idea kung anong uri ng barko ang palulubugin ng US, ipapaliwanag ko. Ang USS Tarawa ay isang amphibious assault ship na nag-served sa United States Navy simula noong 1976 hanggang 2009. At ito ay na-decommissioned noong March 31, 2009 sa San Diego Naval Base. Ito ay may bigat na 40,000 tons. May haba na 250 meters, beam niya ay 32 meters. Malaki din parang mini aircraft carrier ang itsura. Ito pala ay nagdadala ng 35 na helicopter at 8 AV-8B Harrier. Ang Harrier ay isang vertical take-off na jet fighter na gawa ng British. Ang purpose ng pagpalubog ng barkong ito ay para masbukan ang kakayahan ng mga missile na gagamitin dito. Siyempre, kasama na dyan ang pagkolekta ng mga impormasyon at para alamin na rin ang kakayahan ng mga missile na gagamitin. Kung di kaya ng Harpoon at Tomahawk missile na palubugin ang barko ng isang tama lang, siyempre gagawa ang US ng upgrade version ng missile na kaya magpalubog ng malalaking barko sa isang tama lang. Kaya napaka-importante ang exercise na ito hindi lang sa US kundi sa mga kaalyado nito. Mapag-aralan nila ang kahinaan ng malalaking barko tulad ng mga aircraft carrier. Kapag napag-aralan na, madali na lang palubugin ang mga barko ng China. Kahit ang Global Times ng China, nagsabi na ang pagpapalubog ng USS Tarawa ay nagbibigay ng mensahe sa China na madali na lang sa US at kaalyado niya na palubugin ang Type 075 vessel ng China. Ang Type 075 ng China ay isang landing helicopter's dock na may bigat na 36 tons. Ang barkong ito ay nagdadala ng mga tangke, trupa, armored vehicles at helicopters. At ito ay ginagawa din na command centers during assaults. Hindi pa naman sinabi kung anong weapon ang gagamitin para palubugin ang barko. Malalaman natin yan pagkatapos ng sinkang exercise. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.